Yan mga kabisyo, ready to go on to Unity Sir Marlon ng Agoncillo, Batangas. Andyan sila sir at ang kanyang mga mabibisyong tropa. Pakita lang natin Sir Marlon yung unit mo. Nagpasok sa atin ng cab and chassis si Sir Marlon. Sila nagdala ng unit 18 feet nun din nila mga kabisyo. Pinutulan natin, request niya kasi 17 feet lang ang gawin dun sa body niya. Andito yung pinagputulan mga kabisyo sa taas. Ayan oh, tinanggal na natin yung sumobra dun sa 17 feet. Tama naman yung naging sukat mga kabisyo. Tama lang yung naging desisyon ni Sir Marlon na 17 feet lang ang gawin. Dito tayo sa project natin. Boom bed, binasal na mga kabisyo. Yari na sa tarima natin. Mula sa frame ng backboard, frame ng bed niya, side grill, tapaludo, side grill sa likod, bracket ng side grill mga kabisyo, mga stainless na rin yan. Yung rear bumper, pinabalutan na lang ng stainless atin. Channel yan, na ginawa natin ng parang step na siya. Pinaka-step niya mga kabisyo. Matibay pa. Gawa nung channel at binalot natin. Plate frame, stainless na rin. Plate light, meron na mga kabisyo. Testing na natin bago sila umexit at malayo-layo pa ang uuwihan nila. Yung grills ng taillight, request ni Sir Marlon, lagyan natin mga kabisyo. Yan. Kaya dyan tayo nang galing sa itaas, hindi pwede din sa gilid. Gawa nung meron siyang pinalagay na hook dito sa may bandang kanan at bandang kaliwa. Maganda naman yung naging setup mga kabisyo dun sa grills niya. Backlight, okay na rin mga kabisyo, all goods na rin. Yan, yung bumper light, nagpadagdag sila sir ng Japan surplus na bumper light. Pakita ko sa inyo mamaya pag nandun na tayo sa likod. Center post, naka-center post yan. Brand new ang ginamit nating aluminum siding. Stainless lahat ang bisagra. Gravity, yung flashing dito. Siyempre, nag-request din sila na lagyan natin ng flashing dun sa flooring. Galing sa itaas yan. Ayan na, para pagka nagtubig dito sa mismong bed, meron ka agad lalabasan yung tubig. Mga marking mga kabisyo, not for hire, plate number, keep distance, okay na rin yan. Dinikit na rin dito sa tarima natin, dito sa ating sticker shop. Yan, ito na yung unit na maiuwi na nila sa Agoncillo, Batangas. Tilapia ang business ni sir, yan, para paggala namin daw sir, pasyal nyo kami sa inyong shoutout natin. Shoutout nga pala kay Raymond Revilla, kay Toto Jeffrey Mendoza, lalo higit sa mga butat ikutan sa barangay Pilipinwang. Ano si sir? Konsehal ng Agoncillo. Taka Manalaw, taka Lambre, taka Sentro, Bangladesh, Shoreline, at taka lahat na. Yan, intayin nyo daw si Konsehal dyan, papainom daw siya mamaya. Pakita lang natin, balik tayo sa unit ni Sir Marlon. Pati yung loob niya mga kabisyo, bago na rin yung mating. Andy, pakita muna natin. Yan, sineset up pa ni Andy yung mga wiring nung bumper light. Ayun pala, okay na mga kabisyo. Ito yung dinagdag natin dyan. Gawa nung pagka yung stock na bumper lang ng N-Series, wala talaga. Walang nakalagay na bumper light. Kagaya nito mga kabisyo, meron tayo dito yung isang stock ng bumper. Ganyan lang siya dati. Yan, inalis na natin yung pinakaputi na yan, yung cover. At nilagyan natin ng Surplus Japan na bumper light. Kaya ganyan ang naging setup mga kabisyo. Clearance light, 5 piraso, Shiri Duo. Amber color na may puti sa ilalim. Andy, signal mo nga. Naka-alternate ba yan? Signal light. Ayan o. Yung ginagawang setup ni Andy dyan. Pagka nag-signal ka mga kabisyo sa kaliwa, mag-alternate sila. Hindi nagsasabay. Ibig sabihin mga kabisyo, dito sa likod. Ayan o. Yung blink niya, alternate siya. Gravity. Pagka, malaking bagay kasi pagka nakaganyan din. Warning din. Pagka mag-u-turn sa madilim na lugar, nakikita na nagsisignal siya, nagpa-flashing na iikot siya or kakaliwa siya. Molye, dinagdagan na rin natin yan ng 3 piraso, isa sa auxiliary sa dito sa main, tsaka yung patos niya mga kabisyo. Hinabol lang natin yung tindigan niya, gawa nung lip spring or suspension yung harapan niya. Hindi natin pwedeng itaas ng todo sa likuran niyan at susubsob. Kaya tama lang yung ganyan, pag nagka-load yan, halos pantay na yan mga kabisyo. Gravity, ang ganda, ang kinis nung unit. Surplus Japan nga pala yung N-Series nila, 4JJ engine. Sabi ko na 18 feet nung dumating, tinabasan natin, ginawa natin 17 feet lang. Bumagay naman, rim cover, brand new na rin yan. Pagka nakakita kayo ng mga ganyang rim cover, magaling sa tarima ni kabisyo yan. Inyong pangharap, eto yung panglikod. Gravity, merong or na mudguard, naglagay na rin tayo. Yung merong stainless plate sa ilalim, mudguard sa likod, yung buo. Yan, yeah, mahaba na yan. Ang ganda kasi ng nagiging setup pag meron yan. Tingnan nyo mga kabisyo, sa likod tayo. Ayan o, dire-diretso yung design ng mudguard nya.
Grabe yung ating mga aluminum siding na yan, mga brand new aluminum siding. Yung lock na ginagamit natin, lagi ko naman pinapakita, spring type. Siyempre pati yung clip niyan or yung stainless na plate dito. Yan, stainless na rin ang ginagamit natin diyan. Lahat ng bisagra, sabi ko nga, pati rear post, naka-stainless na yan. Pati yung design sa corner, yung mga hook, okay na rin. Tapaludo, yung ordinary lang na tapaludo natin, isang bali lang. Bisagra, or yung siding niya, or yung side grill. Yan, yung side grill niya na iangat, di bisagra siya. Tahimik ng makina. Umaandar mga kabisyo yung makina na yan. Napakatahimik. For JJ engine, ito yung loob niya. Wala naman tayong ganong ginawa sa loob. Gawa nung maganda yung setup sa loob, makinis. Kaya yung mating na lang ang pinaayos sa atin ni Sir Marlon. Yung cover na side mirror na iwan pang na hindi pa nakabitan at naubos ang ating stock, pero to follow na lang mga kabisyo para buo na yung design no or setup diyan sa unit ni Sir Marlon. Maganda mga kabisyo yung naging setup. Kaya kung meron kayong cabin chassis or nagpaplano kayo na magbuo ng unit, huwag na kayong mag-atubili na pumunta rito sa tarima namin. Doon mag-drop by na kayo para makapag-usap tayo tungkol dito sa bed namin na basal. Yan, gravity naman, mga tiga Batangas na yan. Solid na solid sa Team Kabisyo yan. Antayin na nating nagawang unit dyan sa Batangas, lalo dito sa Lemery, Taisan, Lipa. At ngayon lang daw dito sa Agoncillo. Ngayon lang ba tayo nagkaroon ng Agoncillo? Siguro isang model sa Agoncillo. Ayan. Pero parang nakakahinayang gamitin, Sir Marlon. Pang show na lang kaya. Pang show na lang. Kinis eh. Pero siyempre kailangan pa rin gamitin panghanap buhay para mapalago pa, manganak pa, at bumili pa ng cab chassis, Sir Marlon. Ipasok ulit sa tarima natin. Yan, Sir Marlon. Thank you po for trusting Team Kabisyo. Isang ikot pa mga kabisyo bago tayo mag-exit, at pa-exit na rin sila. Malayo-layo pa yung kanilang biyahe. Ito isang binibigay ko sa inyong technique. Pag surplus Japan unit mga kabisyo, malaki yung door light niya, yung signal. Pag yung brand new at saka yung Taiwan, maliliit yung door light niya. Kagaya nito. Iyan oh. Yan, kitang-kita nyo, magkaiba sila. Ito ba isang unit natin mga kabisyo? Video ko lang din ng bukod to pagka ipu-pull out na. Sukin natin yan, si Champ. Pang limang unit na yata o pang apat na unit na gawa natin doon sa kanila. Inuwi ng Sambuanga. At ito, hindi ko lang sure kung saan nila dadalhin ngayon itong unit na yan. Pero ito, yung kay Sir Marlon, pa-exit na. Agoncillo. Sir, thank you po. Thank you. Iyan ha. Kasi, hindi.